taksil si Ninoy Aquino sapagkat inilabas niya tong job na ito. Bakit? Kasi patriotic duty daw natin na bawiin ang Sabah mula sa mga Malaysians. Isa nga bang pagtatraidor ang ginawa ni Ninoy Aquino sa Pilipinas nang ibunyag niya ang sikretong misyon ni Marcos para mapasa ating muli ang Sabah mula sa Malaysia noong 1968? Ito ang nakakapanghinayang na kwento ng Sabah. Tara, alamin natin ang history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, mag-subscribe lamang sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa crime classic ni Martin Andanar. 1962, panahon ng administrasyong makapagal, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang Pilipinas at Malaysia tungkol sa pag-angkin ng isla ng Sabah. Ayon sa historian na si Xiao Chua, ang Sabah ay nasa pangangalaga at pagmamayari ng Sultanato ng Sulu at ipanahiram lamang ito sa Britanya. Noong panahon ng kolonyalismo ng Amerikano, nagkaroon ng kasunduan ang mga Amerikano at Sultanate ng Sulu. Pero nang magkaroon na ng pirmahan ay nakalimutan nilang isama ang Sabah sapagkat ito ay hawak pa rin ng mga Briton. Sa mga nagdaang Pangulo ng Pilipinas, lalo na sila Pangulong Diosdado Macapagal at Pangulong Ferdinand Marcos, ang Sabah ay pagmamayari ng Pilipinas dahil ang Sultanate of Sulu ay bahagi ng Pilipinas at dating bahagi ng Sultanate of Sulu ang Sabah bago ito ipahiram sa mga Briton. Hindi naging maayos ang kasunduan ng Pilipinas at Malaysia tungkol sa pagmamayari ng Sabah at umabot ang isyong ito sa Administrasyong Marcos. Nagamit na ang lahat ng diplomatikong paraan noong panahon ni Presidente Diosdado Macapagal, ngunit hindi na ibalik ang Sabah sa Pilipinas hanggang umabot ito sa rehimeng Marcos. Nakonsulta dito ang ama ni Teddy Locsin Jr. na si Teddy Locsin Sr. na nooy isang publisher ng Free Press, na bakit hindi na lang salakayin ang Sabah. Ayon sa mamamahayag na si Marites Vitug, ganoon na lamang katindi ang pagnanais ni Pangulong Marcos na mabawi ang Sabah dahil hitik sa likas na yaman ng isla. Kaya talaga may conflicting case ang Malaysia at Pilipinas. 1967, bumuo ng sikretong operasyon ang dating Pangulong Marcos upang mabawi ang Sabah sa Malaysia. Ang layunin ay ma-infiltrate ang Sabah at maibalik sa Pilipinas. Kung hindi kinaya ng diplomatikong paraan, ay sasalakayin ng Pilipinas ang Malaysia upang maibalik ang teritoryo ng Sabah. At tinawag nila itong Operation Merdeka, na tanging ang Pangulong Marcos at ilang matataas na opisyal lamang ang nakakaalam. Isa itong napaka-confidential na operasyon na sinimulan sa paghahanap ng mga bagong sundalong aanib sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Mahigit 100 kalalakihang tausug na nasa edad 18 hanggang 33 taong gulang ang kanilang nirekrut mula Sulu at Tawi-Tawi upang sumailalim sa matinding pagsasanay. Kasama sa kanilang pagsasanay ang pag-iispiya, paniniktik, patrolling at iba pang typical military exercise na ginagamitan ng armas at combat training. Matagal nang may history ng trade sa pagitan ng Pilipinas at Sabah, particular na sa Mindanao. Kaya karaniwan lamang na hindi na isang estranghero ang nagpupunta doon. Marami ng magkakakilala, magkakaibigan, magkakamag-anak at mayroon ding mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Kaya mga tausog ang kanilang napili, ito ay sa kadahilan ng karamihan ng mga taga-Malaysia ay Muslim. Pinangakoan ng ibang pribilehiyo ang mga tausog upang tuluyan silang umanib sa militar. Ilan dito ay magiging miyembro sila ng Special Forces ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, mga armas, mga kagamitan at karapatang pangsundalo, masaganang pagkain, at 50 pisong sahod kada buwan. Dahil sa mga nagkakasilaw na pangako ay agad na pumayag ang mga tausug upang umanib sa militar. Disyembre 1967, sinimula na ang pagsasanay ng mga kababayang tausug sa isang sikretong kampo na itinayo sa Simunul, Tawi-Tawi. Sa panahong ito ay hindi pa alam ng mga tausug na ang layunin ng kanilang pagsasanay ay ang lusubin at sakupin ang Sabah. Ang pagsasanay ng mga bagong sundalo ay pinamunuan ni Major Eduardo Abdulatif Martelino ng Philippine Air Force at dating pinuno ng Defense Department Civil Affairs Office at isang Muslim convert. Ikatatlo ng Enero 1968, lula ng isang barko ay natuntun ng grupo ng mga tausug ang isla ng Corregidor. Mula sa pangalang Operation Merdeka ay tinawag ang grupo nila bilang Jabida, isang code name na kinuha mula sa kwentong Muslim na ang ibig sabihin ay magandang babae.
isang abandonadong ospital ang nagsilbi bilang barracks ng mga tawsug at ang malawak na kapatagan ay nagsilbi bilang lugar ng kanilang pagsasanay. Sa kasagsagan ng kanilang pagsasanay ay napansin ng mga tawsug ang kaibahan ng pagtrato sa kanila at sa mga nakakataas na opisyal. Una na sa pagkain, hindi sapat at hindi kasing sarap ng kinakain ng mga opisyal. Pangalawa, 2 buwan na ang lumipas ay hindi pa sila nababayaran ng pangakong sweldo. Maging ang pagdadala ng mga babae ng kanilang opisyal ay napo na din ng mga sundalong tawsug. Nang mapag-alaman ng mga sundalong tawsug ang pakay ng kanilang pagsasanay at ang posibilidad na makalaban nila ang kapwa nila Muslim sa Sabah, ay agad nila itong tinutulan. Nagkaroon sila ng pinuno at gumawa sila ng sulat para sa Pangulong Marcos. Isang petisyon na pinirmahan ng 62 sundalo upang ipahatid ang kanilang hinaing kay Pangulong Marcos. Hinihiling nila na tumigil sa pagsasanay at umuwi na lamang. Ngunit, hindi na nakarating ang liham na ito sa Malacanang at lalong hindi mababasa ng Pangulo. Sapagkat dumaan muna ito sa kamay ng kanilang opisyal na si Major Martelino. Isang bagay na hindi natansya ng mga sundalong tawsug. Upang manatiling lihim ang kanilang operasyon ay agad na nagsagawa ng aksyon ang mga opisyal. Patatahimikin nila ang grupo ng Jabida. At sisiguruduhin anuman ang nangyari sa korehidor ay mananatili sa korehidor. Ngunit, nakaligtas ang isang sundalong tawsug na nagngangalang Jibin Arula. Ayon sa kwento ni Jibin, isang gabi ay binawi ni Major Abdul Latif Martelino ang mga baril ng kanilang ginagamit sa pagsasanay. At kasabay nito ay sinundo din ang 3 leader ng kanilang grupo mula sa kanilang barracks. Matapos nito ay hindi na nilang nakitang muli ang 3. Ang sinasabi lamang sa grupo ng sundalong tawsug ay nagahapi-hapi na ang 3 sa Maynila at sila na ang susunod. 18 Marso 1968, gabi na nang isa-isa silang pinalabas at inutusang sumakay sa isang truck na magdadala sa kanila papunta sa paliparan ng isla. Nakatuban na di umano ni Jibin na posibleng buhay nila ang nakasalalay sa lakad nilang ito. Pagdating sa paliparan, walang nakitang helicopter ang grupo ng mga tawsug, kinabahan na ang grupo ng Jabida. Dito na di umano sila sinimulang patahimikin ng sabay-sabay. Dito na nagsimula ang Jabida Mass. Ayon kay Marites Bitug, ang mga katawan di umano ay ibinalot sa material na tela na ginagamit sa tent at saka ito itinapon sa dagat. Ayon sa librong ipinublish ni Senador Ninoy Aquino na pinamagatang A Garrison State in the Make and Other Speeches, kabilang si Jibin sa huling natirang 12 sundalong tawsug noong gabi ng 18 Marso. Nakutuban na ni Jibin ang mga nangyayaring panganib, kaya pagkarating sa paliparan ay agad siyang tumakas palayo. Malayo-layo na ang kanyang natakbo nang matamaan siya sa kanyang binti at nahulog sa bangin. Sa isang kwento naman ng kanyang pagkakaligtas ay nakitang palutang-lutang sa dalampasigan ng Cavite si Jibin ilang araw matapos ang pagpapatahimik sa mahigit 25 sundalong tawsug sa korehidor. Ayon naman sa historia na si Xiao Chua, agad na nakatakas si Jibin at nang makarating sa dagat ay lumangoy siya at nakita ng ilang manging isda at isinakay sa bangka. Bagamat nagpapatrol na noon ang mga opisyal upang hanapin siya ay maswerteng hindi siya napansin kahit nakita ng mga ito ang mga bangka na posibleng kinakaroonan ni Jibin. 2 manging isda di umano ang kumupkop at tumulong sa kanya upang magsampa ng kaso laban sa nasaksihang krimen. Napili niyang lapitan ang numero 1 kritiko ng Pangulong Marcos, si Senador Benigno Ninoy Aquino. Agad na nagsagawa ng imbestigasyon si Ninoy at pumunta sa Sulu. Doon ay pinakitaan siya ng mga sundalo na di umano ay grupo ng Jabida Forces. Ngunit, hindi marunong na magsalita ng mga tawsug ang mga ito. In-expose ito ni Ninoy at tinawag na Jabida Mass. Ito ang pinakamalaki niyang expose laban sa Pangurong Marcos. At ang kanyang ginawang konklusyon ay hindi talaga pagbawi ng Saba ang layunin ng pribadong operasyon na ito kung hindi gumagawa ang Pangulong Marcos ng isang pribadong army para sa darating na eleksyon upang siya ay ma-re-elect. Ngunit maraming hindi naniniwala sa imbestigasyon ni Ninoy. Ang iba ay itinuturing siyang taksil dahil kinukonsidera bilang isang patriotic duty na bawiin ang Saba mula sa Malaysians dahil ito ay teritoryo ng Pilipinas. At dahil sa inakala lamang ni Ninoy na isang pakana lamang ito ni Marcos para sa eleksyon,
Kumalat sa mga pahayagan ang balitang pagpapatahimik sa mga sundalong tawsug sa koridor. Ang pangyayaring ito umano ay ang nag-udyok sa pagre-rebelde ng mga Muslim. Hindi ito ang pinakaugat, pero dito nagsimulang bumilis ang pagdedeklara ng rebelyon ng Muslim sa Mindanao. Binisita ni Professor Nur Miswari ang pamilya ng mga namayapa sa hulo at sinabihan ng mga ito na huwag kayong mag-alala, ipaghihiganti namin ang mga kaanak nyo. At matapos ang ilang taon ay kanyang itinatag ang Moro National o MNL. May mga sundalong nakasuhan sa nangyari sa Jabi Damas, ngunit naakwit nang madeklara ang martial law. May mga nagsasabing hindi totoo at gawa-gawa lamang ni Ninoy ang mga kanyang ibinunyag ukol sa Jabi Damas. Lalo na at minsan ay may iba't ibang bersyon ng kwento. 5 dekada na ang lumipas at tanging kasaysayan lang ang makasasagot sa malamig na kaso ng Jabi Damas. Isa nga bang pagtataksil ang ginawa ni Ninoy? Kayo, ano sa tingin nyo ang lagay ng Pilipinas kung napunta sa atin ang Sabah? Kasing yaman na rin kaya tayo ng Malaysia? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli!